Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Asawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Asawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Then, huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Asawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayong nag-iisa. Ito original. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludadas ka pag nag-usap tayo. Minasan, konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo. Mag-usap Tayo, Vicky Asawa. 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishima. Magdadas kapag nag-usap tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Minasan, konnichiwa. Gumaganda na naman ang weather dito sa Japan dahil nung isang linggo, di ba, ulan ang ulan. Eh ngayon po, gumaganda na siya. Kaya kung gusto nyo maglaba na, magsampay na bago pumasok para pagdating nyo, okay na, ipapasok nyo na yung inyong sinampay. Anyway, dito po ako, parang hindi ko type ngayon ang aking makeup. Ano kayang meron? Actually, ganito po yun. Kagabi, naglinis po ako ng kwarto ko. And then paglinis ko ng kwarto, iba-ibang sinubukan ko mga kung ano-anong facial sa sarili ko. And then after that, nakalimutan kong tanggalin. Yung pala may certain minutes lang siya. Kaya sabi ko, ay, paano gagawin ko? Well, actually, maganda yung ano, yung parang mask po na ilalagay sa mukha. Eh, naglinis ako, nakita ko may stock pala akong ganun parang mask na ilalagay. Nakalimutan ko, paglabas ko, meron dun sa labas ng kwarto. Paglabas ko, hindi ko alam, nakalimutan ko may mask pa pala ako. Alam mo, minsan nakakalimutan mo na nakamask ka pala, hindi mo alam. Pero anyway, beautiful pa rin naman. Kaya lang today, parang haggard ang tingin ko sa sarili ko. Dahil I was watching the movie ng isang ano, istorya ng, I think you remember this, ano, Southgate. Ano po siya, isang series sa Amerika na ang mga leader ay mga babae, namumuno sila ng mga organization na actually hindi magandang organization ito. Maganda po siya, Southgate Queen. Napakagandang istorya po in a way na ang babae pala ay kailangan be strong ka. When you decide something, you have to tell, oh, eto yan, tapos na. Okay, and that's it. Walang marami-raming salita. Basta sabihin mo lang, ang istorya niya kasi, yung mga babae, ang leader, they don't talk much. But when they lead, this is it. You do this. Napakaganda pong pelikula niyan. Series po siya sa Amerika. Southgate Queen. Kung meron po kayong Netflix, nasa Netflix po siya. Anyway, syempre, magpapasalamat po tayo sa ating besi-besi mga kaibigan. Ang kumanta ng ating theme song, Miss Ladin Rojas, at ang compose, syempre, walang ibang ating maestro, si Mr. Benny Saturno. Junto arigato. At ang mga super, mga besi din, ang hero ng ating bansa, masasabi ko na talagang isa sa naglalagaglag ng pangalan ng bilang Pilipino, ang sikat na director, Mr. Dante Brillante Mendoza. Direk Dante Brillante Mendoza, ang mga artista na sikat din, nanalo na, birmo na talo niya mismo ang mga Hollywood star na kasama niya
sa Francia. Yan po ay walang iba kundi ang ating super bestie, Miss Jacqueline Jose. And ang isa pang super actress din, nanalo rin sa Spain for being best actress, walang iba kundi si Miss Judy Ann Santos na napakabait din. Napakabait dahil nakasama ko po siya sa isang scene ng pelikulang Mindanao, nandun po ang inyong lingkod. At makikita mo talaga kung sino ang talagang people na talagang from the heart ang pagtulong. Same with my friend, syempre, Miss Jacqueline Jose. Napakababait nila. Very humble. Very humble. At ang nandito sa Japan, syempre pa si Miss Beverly Kaimen. Panoorin niyo po siya sa YouTube. May mga live din siya namang singing-singing. Yan po ang ating mga besi-besi. At syempre, hindi na natin nahabaan ngayon po ang ating chika-chika. Basta ang masasabi ko po, keep safe and don't stop praying. Ang ating tagline, eto na po. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Hanggat nandito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, kung kailangan niyo po ng assistance, andito po kami ang Mag-usap Tayo team. Andyan po para sagutin ang inyong mga katanungan. At kung di po nila alam, ipinapasa po nila sa opisina. Mga kababayan ko, tandaan niyo, ang buhay natin, hindi man ganong kadali, pero isipin natin ang saya ng ibibigay nito. Maski ano pang pagsubok ang maranasan natin. Kapares po ng isang pinost namin sa Mag-usap Tayo na sinyer ng aking pamangkin, no mention of name, talagang naiyak ako. If you can read that, pinost po namin yan yesterday, or kung hindi po ako that was yesterday, yes, pinost niya po, and she told me na, Tita, I have post something. And she posted it. Kung babasahin niyo po, I was so thankful. First, sa mga nag-share na kulang-kulang, 200 something, sinare po nila. And it's true. Japan, sagot ba sa kahirapan? Maganda. Natouch ako noon, ano, iyak ako. Naiyak ako hanggang sa dumating ang aking hubby, ba't daw ako umiiyak? Kasi may pamangkin, my goodness, talagang naranasan niya. Nandito po kasi sa Japan na nangarap tayo lahat na pumunta sa Japan, sa ibang bansa man. Pero syempre, yung mga pagsubok, minsan hindi natin nakakaya. Sa pag hindi natin nakakaya, minsan nangihina tayo. Pero fight lang. Alam po natin, kahit saan tayo pumunta, talagang may mga pagsubok na hindi maiiwasan. Pero tandaan po natin, ipositibo po natin yan. At tandaan po natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay tayo ang gumagawa. At wala tayong dapat sisihin kahit sino pa. Kundi ang sarili mo dahil ikaw ang nagdesisyon. Hindi ka na bata na aakuin, bibit-bitin ang anak mo para makapunta roon. Tayo po ay nasa hustong edad na, hustong isip, at lalo na kung mga kompleto ang kamay, paa, mata, damdamin. Diba? Kompleto lahat. Nasa atin po kung paano magiging maganda o magiging pangit ang ating buhay. Dahil wala na pong ibang gumagawa nito, kundi tayo. Kaya nga po may kasabihan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yan po ang ating opening for today. At syempre, pasok na po tayo sa buhay mo, hawak mo. Chapter, what chapter are we, manager? Chapter 5 by James Allen. Ito po ay libro na 100 years ago na tinagalog ng Cosmo Boys at nag-narrate po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Onegai shimasu. Minasan, genki desu ka? Konnichiwa, konbawa, o whatever. Good evening, good afternoon, at kamusta po ang lahat. Please subscribe sa aming YouTube dahil nandun po lahat ng information at mga latest video ay lagi nyo aabangan. So please subscribe sa YouTube. Mag-usap tayo, Vicky Osawa, sa YouTube po. Onegai shimasu. Thank you! Chapter 5, Ang Sanhi ng Kaisipan sa Tagumpay.
lahat ng pinagtatanggumpayan ng tao at lahat ng hindi niya pinagtatagumpayan ay resulta ng kanyang sariling kaisipan. Sa isang payapa at balansing kalawakan, kung saan ang pagkawala ng forma ng balanse ay nangangahulugan ng pagkabuang pagkasira ang pang-individual na responsibilidad, ay tiyak na pangangailanganan ang kahinaan, kalakasan, kapurihan at karumihan ng tao ay kanyang sarili at di ang kinang iba. Ang mga katangian niya ay kanyang lika at di ng iba. Kaya siya lamang sa kanyang sarili ang makapagbabago nito. Kailanman ay di magagawa ng ibang tao, ang kanyang kinalalagyang sitwasyon ay tanging kanya rin at di ng ibang tao. Ang kanyang pagpapakasakit at pagkaligaya ay dulot ng kanyang kalooban. Kung paano siya mag-isip ay siya rin katauhan. At sa pagpapatuloy niya ng gayong pag-iisip, siya ay mananatili rin na ganoon. Ang malakas na tao ay di matutulungan sa nangihinang tao hanggat ang huli ay handang magpatulong. At maski pa ang mahinang tao ay dapat maging matatag sa kanyang sarili. Kailangan niya na sa pamagitan ng sarili niyang sikap ay matularan niya ang kalakasan ng kanyang hinahangaan mula sa ibang tao. Walang ibang makapagbabago ng kanyang kondisyon kundi siya sa sarili niya lamang. Nakaugalian na sa tao na isipin at sabihin na maraming taong nagiging alipin dahil sa isang nilalang na malupit na nananakop. Ating kamuhian ang nananakop, ngunit mayroong ilan na binabaliktad ang husgang ito at sinasabing may isang taong malupit na nananakop dahil marami ang nagpapaalipin. Ating kamuhian ang mga nagpapaalipin. Ang katotohanan ay ang nanakop at ang mga alipin ay nakakaisa sa kawalang kaalaman. At kahit pa sila naapektuhan ng dalawang ito, ang isa't isa ang katotohanan ay inaapektuhan nila ng kani-kanilang mga sariling lamang. Ang wastong karunungan ay titignan ng galaw ng kaayusan bilang ang mga alipin ay taglay ang kahinaan at ang malupit na mananakop ay may maling paglalapat ng kanyang kapangyarihan. Ang wastong pagmamahalan ay makikita ang pagdurusang kinabibilangan ng dalawang pangkat at tinutiglas din yaon ang wastong pagpapahalaga ay yayakapin pareho ang malupit na mananakop at ang mga alipin. Siya na nakalupig na kahinaan at napatalsik na ang lahat ng makakasariling kaisipan ay di na mapapabilang sa pangkat ng malulupit na mananakop o maging sa pangkat ng mga alipin. Siya ay malaya na. Ang tao ay tatayog, lalawak at magtatagumpay lamang kung kanyang itataas ang kanyang mga kaisipan at mananatili lamang siyang mahina, walang pag-asa at puno ng pasakit kung tatanggalin niya na langat ang kanyang mga kaisipan. Bago ang tao ay magtaas ng anuman, maski ang mga makamundong yaman, kailangan niya munang itaas mula sa walang katuturang malahayop na luho ang kanyang mga kaisipan. Upang magtagumpay, kailangan niyang pakawalan ang lahat ng hindi magaganda at pang makasarili na kinakailangan. Hindi man buo ay malaking bahagi nito ay kinakailangan maisakripisyo ang tao na ang unang kaisipan ay hindi makataong luho, ay hindi makapag-iisip ng tuwid, hindi niya matagpuan at makapagplano ng kaayusan.
hindi niya matatagpuan at mahuhubog ang kanyang natatagong katangian at mabibigyuman siya sa kanyang mga daraanan. Hanggat hindi niya nakukontrol ang kanyang kaisipan ng buong kalakasan. Wala siya sa posisyon na kontrolin ang kanyang mga kinasasangkutan at tumanggap ng malalaking responsibilidad. Hindi siya makakakilos ng wasto na nag-iisa at walang katulong. Ngunit siya ay malilimitahan lamang ng mga kaisipan ng kanyang pinagpipili. Sa kanyang kaisipan ay ganoon din niya itataas ang kanyang tagumpay at lalong magiging mabiyaya at tumatagal ang kanyang tagumpay. Hindi pinapaboran ng katakakan ang makasarili, sinungaling, malulupit. Kahit pa sa unang tingin ay tila ganun iyon. Tinutulungan dito ang matatapat, mapagbigay at butihin. Lahat ng mahuhusay na guro ay nagpapahayag ng ganito sa maraming iba't ibang pamamaraan at para patunayan ito at matutunan, ang tao ay dapat magsikap na gawin ang kanyang sarili na lalong mabuti sa pamamagitan ng pagtaas pa ng kanyang kaisipan. Ang mga nagtatagumpay sa katalinuhan ay bunga ng mga kaisipan na binuklod para hanapin ang karunungan sa kagandahan at katotohanan ng likas na mundo. Kung minsan ang mga gintong uri ng tagumpay ay nangyayari dahil sa iyong pagpapangarapin at labis na pagpapahalaga sa sarili. Ngunit ito resulta ng mga gayong katangian. Ito ay likas na bunga ng mahaba at matinding pagsisikap at ng malinis at di makasariling mga kaisipan. Ang anumang uri ng tagumpay ay korona ng pagsusumikap, korona rin ng kaisipan. Sa tulong ng wastong pagpipigil sa sarili, wastong pagdesisyon, kapurihan, kawastuhan, at kaisipan na sa tamang direksyon, ang tao ay napapaunlad. Sa pagtataglay naman ng hindi magandang pag-iisip, katamaran, karumihan at kaugalian ng kaisipan, ang tao ay nabibigo. Ang tao ay maaaring magkamtam ang matitinding tagumpay sa mundo kahit pa mataas na uri ng ugali na sa mga espiritual na bagay at muling bumagsak sa kainaan at kahirapan. Pahihintulan nito ang mga mapagmataas, makasarili at malangamaling kaisipan ng maghahari sa kanyang katauhan. Ang tagumpay na nakamit mula sa matamang kaisipan ay mapapanatili sa palagiang pagbabantay. Maraming nagbibigay ng daan kapag nakakita ng tiyak na tagumpay at dagliang nahuhulog sa pagkabigo. Siya na magtatagumpay ng kakarampot ay magsasakripisyo lamang din ng kakarampot. Siya na magtatagumpay ng husto ay magsasakripisyo din ng husto. At siya na magtatagumpay ng matindi ay magsasakripisyo ng lubos-lubos. Yan po ang ating Buhay Mo, Hawak Mo by Mr. James Allen na itinagalog po ng inyong lingkod. Napakaganda po kasi itong librong ito, if you remember, nung nasabi ko po before, the first time I read this book, I was crying because the story itself, yung nakalagay po, it's really ano talaga, yung pagiging makatao kung paano, how will you live in this world and be happy. Simple lang po siya. How can we live in this world na maging masaya?
And it's all there. Marami po akong nababasang libro, marami akong napapanood sa YouTube. But everything from this book, andito na lahat. Lahat ng kaklaseng putahe nandito na po sa librong ito. Any ingredients, any okatsu, nandiyan na po para mas maramdaman natin sarap at lasa na gusto natin. Dahil dito po kay Mr. James Allen na nasabi ko pong 100 years ago na siyang libro, talagang grabe, grabe, grabe. Grabe ang mga salita na ginamit niya, ang pagbibigay niya ng advice o share ng mga kung paano how to be happy, how to be nice. Di po ba? How to make yourself talagang nasa magandang buhay. Andito po lahat. Everything is here. We've been reading a lot of books. Marami. Even sa YouTube, there's a lot of mentor. But with this book, andito na. And they only, siguro, pag nabasa mo ito, talagang you will realize na, well, of course, this is the book. This is the recipe that I really want to serve. Ito na ang putahe na gusto ko. Ito ang gusto kong lasa ng buhay. Isa lang naman po ang gusto natin sa buhay. What we need is only one. Isa lang po, di ba? We want to be happy. And from this book, it's all there. Someday po, we will come up with this book with English, Japanese, and Tagalog version. And we're planning for that, but maybe we don't know if we can do it next year, if we can do it this year. For this year, I don't think we can do it. I would say so. Pero pag halimbawa po, who knows? God's will. God will provide. Kung sinabi ni Lord na you have to do it, we will do it. And I knew na darating po yun. So with this book, we will try our very best na talagang mailabas po siya at ma-share sa lahat ng tao kung makakarating siya. And I'm sure it will happen. Kasi like what I'm saying, you really want to help the people. But isa ka lang eh. Hindi kaya ng katawan mo na pumunta rin, pumunta rito, di ba? Kaya from the book po talaga. From the book. The most important is from the book. And when we come up with this, I'm very sure na tapos na ang COVID, di ba? We will have a special preview or opening po ng librong ito here in Yamanashi. And that's a promise. I cannot promise if we can do it next year or the other year, but God's will. God's will. He will provide if we're going to do this or not. It's up to Him. But I myself, 100%, I will do it. It's just a matter of time kung kailan siya masisimulan. Yan po, abangan po natin. At syempre pa, alam na natin ang susunod nating segment. Walang iba kundi pakilala na po natin si Mr. K, ang ating bagong mga bali-balitang nangyayari dito sa Japan. I-explain niya po. Onegai shimasu, Mr. K. Konnichiwa, hi. Sir. Hi, konnichiwa. Yes, sir. What's up? Kita niyo naman, ha? Inaano ko siya, what's up? Diba, bongga? American na ako. Yes, sir. What's up? I think manager, can we focus on the camera on the other side? No, it's not. No, it's not. I want to do it somewhere. Yeah. Can you do it over here? Yan. That's it. Diba? Nasa gitna. Hello. Konnichiwa. Hi, onegai shimasu. O, genki desu ka? おかげさまで元気です。いやだな。また元気ですか？困るな。長きになっちゃうね。長生きします。困りますよ、多すぎて、冗談。Anyway, it's good to hear that you're genki, Mr. K. Because if you're not genki, who will do the news? はい。Right? Yes, sir. What else you can say? 何か言えることありますか？まあ。元気だし元気だけタバコ何本alam niyo ba every day he's always the leader of the band. Every time in one day we always have we chat during
at breakfast, we chat during lunch, and we chat during dinner. And who is the leader of the band? Siyempre pa, Mr. K. We're counting on him because we love him. That's why. Because, di ba, mga kababayan ko, kung hindi mo naman love talaga yung isang taon, mapakailam natin sa kanya, di ba? Because we love you, Mr. K. That's why we always talk about you. Right? Nakarakat sumosa nga, ito mo main de. Breakfast, lunch, and dinner. Ne? Yasumi Aryo. During siesta. I mean to say, Sanji Guray. Mo, tab, ko ano, nandake. Amay mo no tabete, Mr. K no nasi sinay. So no toki dake. Ne? Daitay, asa, hiru, gohan da ne? Yoro. ganyan pa rin po mukha niya pag pinag-uusapan siya. He's always happy and sad. Hi, sir. Dozo. Nande ishita miterun desu ka? Ay, yoroshi desu ka? Ay, yoroshi janai no. もうちょっと元気出してほしいんです。あのね、辛いかは苦しいんですよ。もうちょっと元気の顔見せて、Mr. K。あ、それですか。どうぞどうぞ。はい。よろしいですか。皆さん最後のプロです。Yes, sir。はい、最初のニュースですが、はい。東京都の新宿区で、捕まったあのベトナム人の、ま。偽札あのダミーなんていうんだろうイミテーションの1万円札がを使いましてそれがコンビニエンスストアとかで、使ったんですねあらまどういう使い方したかというとコンビニエンスストアに行って100円ぐらいの安いジュースとか買ってを1万円札でその偽1万円札に出します当然お釣り9000いくら来ますよね、はい、100円だと9000例えば9900円、はい、その9900円本物のお金ですからそれを自分が持ってお店から出ちゃうでお店側はその偽1万円札が残ってしまうとそれを何回も繰り返したと OK ito po yan ang istorya ng balita po tungkol sa fake money na nangyari is Vietnamese po ang gumawa, ang nahulihan. Ang ginagawa nila, ang kumalat na pera po na ichimangyen for ano, dito sa Shinjuku siya nakatira, nahuli, hindi po natin alam kung saan convenience store siya nagpunta. Magbibigay siya ng ichimangyen, bibili siya ng murang drinks. Sabi na natin 100 yen na drinks. Siyempre, mesukling kyuseng kyuhako yen. Di po ba? Kaya yun. Inikot niya yan kung ano-ano. At sinabi po na nahuli na po kasi sila, sinabi po nila, Juan, ikutsu mo nagastan desu ka? コンビニで8月の18日以降、130店舗。130 store ang kinalata nila ng itigi isang lapad. My God! はい。で、142枚使ったそうです。140 kalapad ang naikalat na po. Kaya ingat-ingat po kayo. Huwag munang basta kumuha ng ano, ichimangya. Although, so what will happen, sir? Ano, hakuyon jumang. Tate ba? No hanashi de kido. Choto ne, gomen ne. Ano, sono, jibun mo, imitation de morachatta. Hai, hai, hai. Ano, convenience store de, wakana nakte. So de, jibun nga, ichimangya sa tsu, jibun no, Sai, ano, jibun no todoitara, do narun desu ka? それ警察にあの行けば、それは罪本にね、間違って手に入ったそのニュース経路どうやって手に入ったかっていうのは当然お前さんも調べるでしょうから。いや、自分の1万円どうするの？多分その、警察へ持ってって調べて、銀行で。その両替という形になるかと思いますけどね。だって自分の1万円札はね、1万円は1万円なわけですから。So what will happen po kung halimbawa, ito po ang isang share po na natin bago natin tapusin ang balita tungkol dito sa fake na ano, baka po kasi makalimutan ng memory ng lola. Pag makatanggap po kayo, halimbawa, fake pala yung nakumong pera, dali nyo po kagad sa police.
And then from the police, imbestigahan nila yan, may chance naman po pala na dalhin sa banko kung paano ang sistema ng Japan. From there, maibabalik naman po ang isang lapad. Kasi oo naman, dapat lang ano. Kaya lang ano, paano kaya talaga? So ready, so you can't do it. Kano seta kain desu ka? So you can't do it. Dekiru tomoimasu. ですね。できると思います。まあそれがまだ警察に行けば、どんぽまくししむらインベスティガーション、こんさんコンビニエンスストア。じゃあ、はく30店舗。すごい。はく30万。でも、あんトータル、はく40万。はく、そうですね。Oh my god。はく40万、はく42万。140万ですね。はく40万。わー。でその犯人のうち、はい、パパのどういうふうに捕まった自宅からは、さらに130枚まだ使ってないのが見つかりました。Nung nahuli po itong Vietnamese, nung nahuli ang mga Vietnamese, meron pa palang cash doon na 130 kalapad sa bahay nila. May 130 kalapad na fake na ichimangyan sa bahay mismo nila.はい、それ でこれはまあやだな、自宅から130枚まだ使ってないのがあって、はい、既に使ったのが142枚あるわけですから140、まあ、もう270枚だから、あ、それがどっから入ってきたかというのは今ポリスでどういうふうにして入ってきたのか、So, ibig sabihin, nahuli man po sila, hindi pa rin sila nagsasalita kung paano, iniimbestigahan pa rin po kung paano nila na ipasok o nagawa ang ganong kalaking pera na fake ichimangyen. Grabe. Hi. これはどうやって手に入ったかというのはまだ今、ポリスで調査中です。Oh my God. でも、そこのお家で作ってるわけじゃないんですか？じゃないみたいですよ。ない。わー。じゃあ誰か、じゃあもしかしたらこれだけじゃないよね、作ったの、そうですね、まだまだまだ他のところがいっぱい出回ってるかもしれないですからね、怖い、その辺は十分に1万円札を気をつけた方がね、十分に注意としてといってもね、そうだね、偽札はどういうふうに調べたらいいのかというのは、いやでもね、1万円でしょ、銀行では絶対無理でしょうね、もうすぐ分かっちゃうじゃないですか、じゃあ例えばコンビニエンスストアは自分たちの売り上げあれじゃないですか、銀行に入れるじゃない、大体あの人たち売り上げ、今日の売り上げ次の日か3日間後か分かんないけど入れるじゃないですか、いっぱいパソコンさバンコディバインセールスにら、それで銀行もマシンあるじゃないですか、それ分かんないですか、8月からやったとことで、どうでしょうね、それは ね、マネージャーどうなってるんだね、だって売り上げって大体みんなお店屋さんは大体次の日か3日間後かね、それでもそういうコンビニエンスストアのフランチャイズの場合はそういう取り来る人いるじゃないですか、それで銀行入れた時でペイイミテーションだったらあれダメになるじゃないですか、止まっちゃうじゃないですか、それはそうとは限らないです、あれただカウントするだけです、ね、でもマシンあるじゃないですか、カウントするときしないの、だって振り込み入れるじゃないですか、それでイミテーションだったらわからないですか、銀行そマシンのしないですか、だって例えば私なんかお店やってた時ね、次の日だいたい銀行に入れるんでしょ、売り上げが、それ売り上げ入れたらなんかまあもちろん間違えてペソが入っててドルが入ってて、とかなっちゃうんだけど、そういう時もありえるじゃない、なんで今だけ捕まったかなと思うけどね、もしコンビニエンスストアでそのぐらいのお金入れたんだ、どう思いますミスター K、 何かね、お店によってそのコンビニエンスのお店によったら、うん、その偽札なのか本物のお札なのかを判定する機会があるコンビニもあるらしいんですね、今ね、あ、はい、でそういうお店では使ってないそうなんです、
そうだ、まあ日本はあまりないから、うん、安心して使ってないが多いと思う。うん、だからそういうお店、そういう偽札を探知するあの機械がないコンビニエンスだとか小さなお店とかをで使ってたみたいですね。ですね。でやっぱりコンビニエンスさんの防犯カメラで分かった。分かった。へ、防犯カメラってのはもうね、いつ毎日エブリデイ回ってますから、 そこで犯人の顔もこう映るですから、うん、じゃあ結局この2人ですか、捕まるの3人ですね。あ、3人だ、うん、この3人はあちこち行くってことですね。そうですね、そうですね。それでトータル的にそういう、うん、あのトータルのコンビニエンスと言ったんですね、うん、だから新宿あたりってどのぐらいにあるでね、新宿中野区とかそんなその辺重点的に回ったみたいですね。じゃあ結局全部コンビニエンスだけ使ったってことですか。ほとんどがコンビニですね。ほわ、本当にバリポンゲンやん、sabi ko kasi kanina, papa ano yung kasi di ba pag nagdeposito ka ng pera, inilalagay mo naman sa banko, hindi kagad na ano ng machine na fake yun, hindi para naman dahil kasi bilang lang po daw, sabi ni Mr. M. Anyway, honto kanashi yun ne, kanashi koto desu ne, kore wa, ma, nakanaka ne, kesa sa atin sa Pilipinas naman, di ba, pag halimbawa nagpa money changer ka, ginagano, ewan ko kung paano nakita. Okay, may machine na rin po ngayon, di ba? Pag nag-money changer ka, iminamachine muna nila. Tsaka, yung iba, sa ibang store, pag $100 binigay mo, sa Amerika naranasan ko, ginaganong-ganon nila. Hindi ko alam kung ano yung dapat tignan nila. But anyway, yan po ang nangyari sa isang, sa mga Vietnamese. Tatlo po ang nahuli sa Shinjuku na merong dalang fake na ichimangyen at nagamit na nila almost 140 kalapad na kinalat na mostly sa convenience store po ginamit. So yan po ang ating balita, and then ni Kaime onegai shimasu. Hi, onegai shimasu. Kore wa Fukuoka-ken. Fukuoka-ken no Munakata-shi to iu tokoro nan desu ga. Fukuoka-ken, mga taga Fukuoka-ken na Muna. Ano 9 no 9日. Hai. 9月の 9日 ってなんていうの？September 9, okay. あの、9日とか7日とか、私たちあまりわからないです。失礼しました、それは。言って、英語ちょこっと言ってください。わかりました。September? It's okay, you don't need to be an American. We are Asian. September 9 na nangyari po ito sa Fukuoka-ken. Hi! Yes, sir. 失礼。福岡県の宗像市の宗像シティですね。おお、yes sir。で、あのお家の中から、男の人の死体が押し入れから男の人の死体が発見されたというニュースがあります。自分の家で。で、あの細かく言いますと。これはあの今年の6月10日に佐賀県の不動産会社はそのうちを買ったんだそう。競馬あのなんていうのオークションオークションでその不動産会社が買って9月の8日にその裁判官また8日って言うんだよ。あ、ごめんなさい。September 8。September 9に。うん、はい、あの裁判官とその不動産会社の社員が、荷物の引きあのなんていうんですか、引っ越し、ああ、kailangan lumabas na doon dahil inauction po yung bahay na yon. Okay, ピックアップに行ったんですね。はい、裁判官で、うん、押し入れの中に男の死体が入ってた。やだ。So, ito po nangyari yung bahay na yon。これマンションですか、アパートですか、一軒家？写真で見ましたけど、一軒家、一戸建てのお家です。Oh、結構大きなお家ですね。So, isang solong bahay na inauction under the government dahil hindi siguro nakabayad ng tax, whatever it is. Ngayon, lilinisin na nila yung bahay ng ano ng saiban siyo. At pagpasok nila sa bahay, ano, cabinet no nakadeska? Correct. Nasa loob ng cabinet may nakita silang patay na. で、はい、どういう状態で入って、よく布団をこうあの圧縮してこう入れる大きな布団ありますよね。あの
掃除機で吸い込んで小さくパッ。あ、yes, yes. Yung ano, yung lalagyan po ng putong, di ba? Yung pinaliliit natin yung putong sa plastic. Ay. あの中に落とした死体が入ってて、それをさらにポリ袋、大きなゴミ袋で包あの割ってガムテープで留めてあったそう。寂しい。そう、ang itsura po nung nakita yung ano, patay na lalaki, otoko desu yun eh. So, yes. Na lalaki. Alam niyo po yung pag yung putong natin, pinalilit natin, pinahanginan, nilalagay doon sa plastic, di ba? Pahanginan mo ng vacuum para lumiit siya. Andun po nakalagay. Nakabalot siya ng putong at sa plastic. Oh my God. はい。で、それが、報道された時点で、国家がセプテンバー9に朝。セプテンバー9、はい。弟その死んだ人の弟が、はい、あ警察に行って、私がお尻に入れました。弟がやったってこと？それ5月の9ですよ、す見つけて、うん、で弟いつそれで、はい、あの死体を解剖した結果、死んだのは2018年、2018年死んだのセプテンバーの13ぐらいに、9月の13 9月30だ、30、あ、30、sorry、はい、で、それを9月、まあ、セプテンバー3まで、うん、まあ、約3年ですか、3 years、はい、その教えの中に。 Oh my god、 3 years、 腐ってなかった？臭いでしょ。でだからその布団の圧縮した布団のあれでもうパッキングしてあるから匂いは漏れなかったみたいですね。そうか、うん、シープロックみたいですね。そうですね、大きいシープロックの感じ で大きなジブロックだと考えてもらう。ジュスコポパンイノオンコパポシャンニラゲイサアノディトポカセジャパンメロンディトマプトンカメチアイムシューサイバンバンサメロンナリンプインプラスティックナパラユマダミッモアリンバワカパリスナメンカパリスポサジャパンサイバンバンサレタプロンシーソンユマダミッモパラメギニラゲイムロンダルバラカンイスペースlalagay mo sa malaking plastic, pahanginan mo, liliit siya. Doon po inilagay, ay ito po ay nangyari ay noong 2018 pa. At hindi masyadong nangamoy dahil nga sinild niya. And ang pumatay ay kapatid na nakababata. Ototo ga yata to koto desu ne? Sure, ototo ga keikyu ko, sure haken shite. Police ga ita wake, その ototo no uchi to koto.そうじゃなくてどういう話になって分かっちゃったの？だから最初あの9月の8日に、はい、あの裁判また8日は何？8でセプテンバー8にセプテンバー8さっきお話しした不動産会社と裁判所の人たちが、はい、掃除するでしょ？行きました、はい、そこでその押し入れの中の見つけたでしょ？見つけた。泣いたぽ。それを警察に言って、はい、まあ、sinabi sa police na may nakitang patay、はい、で、大騒ぎになって、次の日に弟が、私が押し入れに店入れましたと。じゃあ、そう、うん、so, ibig sabihin, nung nalaman nyo na ganun, どうせ弟は近く住んでるってことですか？一緒に住んでたの。違う、だってもうオークションだから弟そこ住んでるんですか？まだ前そのオークションまでは住んでた2人で、お父さんも お母さんもいらしたんですが、お母さんはもう2016に亡くなってもう誰もいないってことですね。お父さんも2018に亡くなってますね。それから先は、2人兄弟がいた。で、そのお兄さんがなぜ解剖したらなぜ死んだかというのは分からなかった。誰が分かる？おまわりさん解剖。おまわりさんね、うん、で弟さんがやっぱり自分が殺したってこと、まあ、それは言ってないで、自分がその押し入れにパッキングして入れましたと、自分が殺したとは言ってないですね。Hindi niya pa inaamin na siya ang pumatay, pero siya ang naglagay daw sa loob ng plastic at sa putong ng kapatid ng kuya niya.
じゃあ自分で殺したとことじゃないですね。hindi niya sinabi, basta sinabi niya lang na siya ang nagay. Demo, 2018 na yata to koto janay deska. 2018 niya inilagay sa plastic. So, 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 ima, jibun de yata to koto do yu anasi na terun deska? Jibun de nani? O ni isa nga koro, ano, koro? Shinde ta kara, sore o packing shite, oshiire ni ire ta toibutu. ちょっとおかしいな話だね。死んでたからだから自分もやってないってこと。結局自分で来た時もう死んでたから、うん、お兄さんが死んでたから普通だったらポリス呼ぶじゃないですか。そうなんですよね。その辺がねちょっと 謎が残るところね。ちょっとおかしいねこれは、うんうんうん、これも大変ですね。おかしいって、だってなんで逃げるのってことじゃないですか。結局、うん、自分がやったことじゃないなのに、そういうこと、うん、やっぱりポリスに、ね、自分が発見したものは、あの、なら、まにゃよ、ポリスカーがで、ババチ、なんで怖がってるの、ポリスに言うのね、それがおかしいよね。結局、そこまでの話になってるんですか、ねね、今。まだ、あの、なんで死んだかというのも分かってませんし。あら、信じられない。だって、コインディーコンクもはな、I don't know, we don't know him. Kung anong naging takbo ng utak niya, nakita niyang namatay ang kanyang patay ang kuya niya. Ang tanong doon, ba't mo ilalaga at itinago mo 2018? Eh 2021 na ngayon, ilang taon na yun? Nanendes ka mo. Sanendya na yun. Kugatsu dyan mo, sanendya. Hala. Pero, itso sinda ka wa, mada yute na yun desu ka? It's これは、まあ、2018のセプテンバー30ぐらい。あ、じゃあやっぱりごめんなさい、さっき言うように。3 years なしゃ、グラビ。結局、その袋に、パキピナソクサプラス、そこの袋の中で入れたら匂い出ない、しないんですか？そうですかね。でももう体腐ってるでしょ。まあ、そう腐ってるでしょうね。虫とか。はあ、信じられない。やっぱ、isang balita ni Mr. K tungkol sa Fukuoka県な、isang Japanese na inauction yung bahay nila at nakita na lang nakabalot sa plastic at kasama ang futong. Sabi si ne, kore mo. Hi, arigato gozaimasu. What's the third one? Hi. これは茨城県高萩 City というところですね。ito na naman. Ito po yung nangyari sa Ibaraki県. Hi. ね、これは82 years old の女性が電話の詐欺ですね。alam po natin yung ore yung sagi yung upong mga ano mga manloloko. Anyway, hi. 300万円。300かな？取られた。まあ、これも、これも非常にあの巧妙というかね、あの騙されたふりをしたんですが、逆に騙されちゃったという。でなんでかと言いますと、はい、6月 の, あの中旬、まあ、日にちまで出てない6月の真ん中の日15とか14のところに、はい、警察官を名乗る男から電話がかかってきた。その82歳の女性の お宅に。So, kung paano po nangyari ganito, may tumawag dun sa 82 years old na Police ですね。tumawag ang police daw. Police, はい。ポリスを名乗る男が電話かかってきて、はい。詐欺が多いので、まあ、電話の詐欺が多いので、はい。そういうことがあれば、あの、必ず電話をくださいというふうに電話番号を教えてもらったそうなんですね。ang sabi raw ng police, oh, maraming ngayon manloloko, tungkol lalo na sa pera. So, kung halimbawa may tumawag sa iyo, tawagan mo kagad kami. はい。ただ、電話会社は6月の15日ぐらいなんですが、はい、で6月の10の25に6月の25日25ポ、何やりと、はい、ま、やはりあの孫を名乗る男から電話がかかってきたの、はい、で、お金の会社の金を使い込んだので、2000万円用意してくれと。And then may tumawag po apo, mago ということですね。Mago. Sabi raw ga apo niya, sabi ganun na gastos niya yung pera ng kumpanya na worth 2,000 kalapad. Hi.
で2000万用意してくれという電話が。サビラをマグプレペーカーなんだろう、リブンラパン。はい。その80歳の女性が、あ、これはもう偽の電話だなと。And then sabi niya sa sarili niya, ah, eto na yung sagi-sagi, dal-dalon libon lapad. Sabi, apo ko siya, na-feel niya yon, hi. So, kung mana yukat lang siya. Okay na, naisip niya yun. Hatsumi-san, jose nga, 6月の15日ぐらいに電話かした、警察官を名乗る男の電話番号に電話をしたそうなんですね。Ang ginawa niya, yung tumawag sa kanyang pulis, sinawagan niya, hi. Tara ba, その男は、犯人の言う通りにしてくださいと。Tapos nung tinawagan niya yung pulis na tumawag sa kanya, sabi niya, sige, sundin mo lang yung sinabi sa iyo nung ano, nung tumawag sa iyo na kunyari apo mo siya. Hi. Atas na siya, tsukamaemasu kara to. Bahala na kami, huliin namin siya. Hi. De, kekyu genki 300 万円をその孫を名乗る男から指示された場所に宅配便で送っちゃったそうなんですね。Ang ginawa po ni inay ni lola, yung ang ginawa niya hindi man 2,000 lapad, 300 lapad. Kung ano yung sinabing gawin niya, ginawa niya nani takyu bin de? Hay. Takyu bin 300 ma? 300. Okurero no kane takyu bin. Honto wa ikenai desu ne. Iwanai de. Dakara tatoeba shorui nimutsu to ka nan to ka. Arama. So ang ginawa niya, siguro, kung ano yung sinabi sa kanya nung, sabi kasi nung police na tumawag sa kanya, sige sundin mo lang kung ano yung pagagawa sa'yo. Ang ginawa po, ang pinagawa sa kanya is, padala mo sa Tacubin, wag sa banko. So ang ginawa niya, nilagay niya sa isang, siguro, yeah, of course, sa kahon. And then, ang Tacubin naman kasi dito, nandes ka to, kung ano yung sinulat mo, sinjitero naman sila. So, sinunod niya yun, pinadala niya yung ano, yung 300 lapad. Hi! ですからまんまと300万円取られたということで、まだ今犯人とかは今捜査中ですね。それでその後どうなってるの、その3あのポリスはイミテーションポリス警局でしょ、うん、So ang ibig sabihin to make the story short, yung pulis na tumawag sa kanya at yung sagi na ore-ore sagi na apo niya ay isa lang, isang grupo lang po sila. Kaya ang nangyari, nag-report na talaga siya sa totoong pulis at ito po ang lumabas, yung 82 years old na sagi-sagi siya ng boat, kala niya pulis at yung isa na kala niya tutulungan siya dahil pulis nga ito, eh naloko ng 300 lapad. At ngayon po, iniimbisigahan pa rin kung paano yon at kung saan yung address. Dati Jusho Aro de Shio. So, de sono pulis no demo bango mo aru de shio. Kekyoku data teki ni ne. Surutte masu ne. Datte demo bango apply suru toki jusho anata no namae toka zenbu aru janai desu ka. Dakara kowai wa ne. Keisatsu kara souyu denwa ga iku koto wa zettai nai sou desu. Keisatsu kan ga keisatsu desu kedo mo sagi ga yatteru kara nanka attara denwa kudasai という koto wa 絶対にありえないそうですので。So, mga kababayan ko, maski may kumibienan kayo, speaking of bienan, kumibienan kayo na or mga kaibigan, kakilalang alam natin na minsan mamahal kasi natin na matatanda, sabihan niyo po sila na walang tatawag na pulis sa inyo na sasabihin mag-ingat ka sa sagi. Hindi po raw gagawin niya ng pulis dito. Natatawagan ka at sasabihin sa iyo na mag-ingat ka, may sagi-sagi. No. Dakara mo sambia ko mais kamata ne mo mais kamata ja morata mata sagi da ne oi desu ne hare de tanoshii da to omotte ta okina machigai da yo hai arigato gozaimasu hai hai so iu koto minasan mo juubun ni so iu denwa ni wa chuui shite kudasai a jettai naranai watashi wa nai mo hai hai kyou no oishii mono saizeriya Oh, meron po siya susume hindi na Costco, Saizeriya naman. Hi, お願いします. Milano Fudoria. Milano Fudoria? Wow. え、これちょっと。Ah, medyo madilim. Ayan po ang itsura, Dorian. Dorian. Milano no Dorian, nani ga haiteru desu ka? Cheese ga ippai haitemasu. Of course. Cheese wa ippai haitemasu, tappuri. Hai. で、400円。400 yen, how many grams?これはですね、もうグラムがちょっと出てないんですが、結構まあ割と大きめのお皿に入ってますから。はい、これいつからですか？もう発
発売されてます。リミットはあるんでありません。これは期間限定じゃない。あ、ないんですね。そうやんぽあんすすめにミスターケイアンドリアン、もう一回名前を教えて。ミラノフドリアン、ミラノフドリアン4泊、400円。あばあやんぽ、さしゃいせりゃぽえとあんすすめにミスターケイ。ミスターケイ、ほんとありがとうございました、はい、ありがとうございました。 Thank you very much。 よく調べてますね。ありがとうございます。 See you next week. Thank you very much。 はい、 Thank you ぽやんぽしミスターケイ、ありがとうございます。おでば、one on one kami rito. Buhat niya, silya niya. Anyway, ayan po ang mga balibalita. Very sad man. Ingat po tayo sa mga sagi-sagi, sa itchimangin, etc., etc. Pero talaga nakakaano, no? For 3 years, hindi siya nangangamoy kasi sa ulong bahay. Wala kayong masyadong kapitbahay sa tabi. Usually, siguro nung binuksan niyo, medyo ano na. Kasi po dito sa Japan, hindi nila inire-release yung nakita nilang kung halimbawa ang whatever, kung napatay o kung anong katawan, hindi po masyadong nire-release nila yan. Hindi ka para sa atin, talaga nakikita mo kung ba napatay, di ba nakikita sa dyaryo. Dito po hindi. Ikino-close book po nila yan din, hindi inilalabas. Although, baka meron din naman po, hindi ko lang alam. Yan po ang mga balibirita ni Mr. K. Arigato gozaimashita, Mr. K. Thank you very much, Anthony. Ngayon po, pasok na tayo sa commercial natin. At nandito po ang isang grupo dito sa Japan na kailangan abangan natin, at may mga, kung may mga inquiries po kayo, andyan po ang telephone number nila. Dito na po tayo at exercise with me, Onegaishimasu Manager Commercial. Thank you.
problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo. Yes, my teacher told me, my coach told me I'm doing good. So if I can do it, you can all do it. Exactly. So look at me today, before and after. Yan po ang inyong lingkod, nag-exercise, and ang project namin, 1 year to 2 years daw. Kaya ko yan. I can do it. Kaya nga po, minsan gusto kong kumain lagi ng paksiw, ng tuyo. Medyo kinokontrol dahil ang aking coach ay magtatanong kung ilang kilo na ako. For ano po, mula September 1st po ito sinimulan. And you know what happened? Tinuruan po ako that day nung coach ko. Alam niyo po ba, and then the next day I play golf. And then the other day, ang sakit na mga buto ko. Grabe. Ang sakit ng ano ko, ng legs ko. Kasi yung pong ano, yung squat. Ang hirap ng squat ha, in fairness. Almost, ang tagal ha, 4 days. Bago ulit ako nag-exercise kasi I don't want to push myself masyadong ipos. Kasi yun naman po ang sabi ng coach. Kung meron kang something na pain na nararamdaman, you don't need to do the exercise. Huwag po natin i-rush. Hindi ko magusto natin sumeksi o pumayat o maging healthy. Ay pilitin natin, pilit na i-exercise ng sarili. Hindi po. Ang pag-exercise po pala, you can do it kung kailan nyo feel na maayos ang inyong kondisyon. Huwag nyo po pipilitin na, kaparisan ba, member ka sa isang gym. Ang ginagawa mo, kasi member ka, sometimes you feel like, ay, sayang naman kung di ako pupunta. Punta ka ng punta, no, hindi po raw dapat yun. Hindi kailangan everyday, as long as you know how to eat, na balancing. Kaya lang di ko mabalance as of na my manager beside me when I'm eating. Whenever I eat, and then I try to stop, even though I still want it or I don't like the food, I'll just give it to him. Salbahe, ano? bad girl ako. Anyway, yan po isang ating masasabi na diet, hindi sa diet, healthy body, di ba? Health is wealth. Yan po ang aking ano, health is wealth. Always remember that. At napanood nyo po ang isang grupo ng mga dito sa Ibaraki na talagang 48 years na sila, my goodness. At nakikita-kita po sila rin sa Japan. Andiyan po ang inquiry kung kayo po ay member ng grupo nila. You can call them, andiyan po yung telephone number. Sila po ay grupo ng talagang gambaro dito sa Japan na sa Pilipinas pa lang for 48 years na po ang kanilang grupo. Would you believe yan? Solid na solid. Yan po, panoorin po natin. At syempre, kung kailangan nyo po ng translation, ticketing, andyan po ang Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Pumasok po kayo doon dahil hindi po kami sumasagot ng phone. Gomenasay po. Pumasok lang po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Doon po, kung ano ba, order kayo ng money. Speaking of money, I'm going to open one for myself again kasi naubos ko na yung malaki. Kaya eto po, kain muna tayo ng mani. Wala pa ng lunch eh. Ang in-order ko po. Ayan, ang hang. Ang kinakain ko po ngayon ay maanghang. Pag na-deliver po sa ganyan ganyan, ibig sabihin maanghang po yan. As in, talagang maanghang ha. And also, magkakaroon po kami ng mani na walang balat. Kaya kung sino po ang mga interesado ng maning walang balat, limited offer po ito. Medyo ang presyo niya dearly. Mahal po ang mani na walang balat. Medyo dearly siya, pero hindi naman that expensive. Konti lang po ang tinaas niya, not much. Kaya kung sino po umu-order ng mga mani, andito pa rin po. Meron pa po kami. We only have 10 bottles.
10 bottles. Kaya kung sino po ang gustong umorder ng mani, meron pa po kami 10 bottles. And then, the next cooking po will take a week pa bago po magluto ang inyong lola. Bago ako magluto ulit ng mani. Kaya, next time, meron na pong mga buo-buong ano. May mga nag-request po kasi, pwede bang may buong ano, garlic? Yes, we will do that po. May mga buong garlic na yung iba. Yung iba naman talagang pino pa rin like what we're doing. Pino pa rin po siya. So, sa mga order po, honto ni Arigato Gozaimasu sa inyong support. Tatandaan po natin, a certain percentage will go to NPO Liberty International. At ngayon po, ang pera natin ay nasa 26 kalapad na ng NPO. Ayan po, ipamimigay natin sa Pilipinas matapos lang ang COVID. At huwag niyo pong kalimutan, after this live, andyan po yung last time na ginawa natin na nakatulong ng 700 kababayan natin. Na yan po ay ginawa namin nung nandun pa sa Saitama, nagtitinda ako ng recycle, yun po ay ginamit natin para sa pagbibigay ng 700 kata. And this time, bawat po translation, any services na binigay niyo po sa amin at sinuporta niyo po sa amin, a certain percentage will go to non-profit organization Liberty International, including the money po, bibigay po tayo ng certain percentage. Kaya po may 26 kalapad na ang NPO natin, ang non-profit organization. Honto ni Arigato Gozaimasu. Ayan po, ang aking masasabi. At siyempre, gusto pong batiin si Miss Otsu Pia. Pia Otsu. Arigato Gozaimasu, thank you sa support mo. Honto ni Arigato. Kyo itira siya. Alam ko, nagpunta siya po apostil. Mga kababayan ko, para po make sure lang, yung mga uuwi po na may kasama tayong husband natin, na foreign families natin, kung ano po, alamin niyo pong mabuti kung kailangan talaga ang apostil. Usually po, pag tinanong po ako, I do tell them para safety na lang, di bali ng sobra, wag lang kulang, ipa-apostil niyo na. Yung po ay notaryo mismo, kakailanganin sa inyong kosikitong na kailangan i-translate sa English. At kailangan po, dalhin niyo yan sa Koshuyakuba. Ang Koshuyakuba po, tatlong lugar lang ang meron. Osaka, Tokyo, and Kanagawa. Yan pong tatlong lugar na yan. Dahil sa mismong Koshuyakuba dito sa mga lugar natin, ay wala po yan. Kaparis with us, Yamanashi. So, kung magpapa-apostel po kami, may makikiso yung apostel o notaryo para sa gobyerno, sa Gaimsho, pupunta pa po ng Tokyo ang tanto. Kaya medyo dearly po ang gaso. Kaya, kung you yourself makakapunta, we will assist you on how you will do it. No? Maraming salamat po. Yan po ang ating masabi. Wala na ba akong dapat sabihin? Dahil ilalabas na po natin ang milagro sa Yamanashi na next week, abangan nyo po. Dahil next week mismo, si Mr. Kamei ay magpapa-interview ng live dito po sa ating Mag-usap Tayo by Vicky Asawa. Ngayon po, panoorin na natin ang nasabi niya, part 2. Series 2 ng Chapter 2 ng Milagro sa Yamanashi. Yoroshiku onegaishimasu. Recorded live po ito. So after that, he just, you know, miraculously, he just, you know, recovered. From that, without also, any operation. Without any operation. Tegushizu shinakatta. Without any operation, just got recovered. And even with the, you know, brain problem, just got recovered. So after three and a half years, after 3.5 years, he just came to Yamanashi here. Yes, sir. Yamanashi ni kite, koyubi ga koko made shike magaranai joutai. Koyubi ga koko made shike magaranai joutai. De kimashita. Demo 来た2日目に自体の先生に治療を受けて曲がるようになりました。本当だね。今右手ちゃんと力が入れられます、はあ、でもここは山梨の空気と水の良さ、その中でやっぱやることによって自分の体が変わったと思います。So after he came to Yamanashi here, overall condition is okay, but you know, his right hand, especially the little finger, this one, was not moving properly. So で今の現状でこの体が下半身あれだったのがもう普通で何でもないこういう状態になります。ゴルフもできます。
So that, you know, he just mentioned about the water. I mean, very clear and beautiful water here in the Manashi. So he felt that that water and yeah, that water also contributed for him to recover. Mm. And now his whole body is just functioning properly. And yeah, he just, you know, works every day very hard, you know, carry heavy things. Yeah, heavy things, and he can play golf too. He can also play golf, right, right. So, meaning to say, manager, at this moment when he came here, he was invited by my husband, right? Yep. He was invited by my husband, and then that day, it so happened that the massage friend of ours, ours is here, and after that massage, he felt something. Is that right? Yeah. Can you ask? あの、松本先生に来てもらって、一回、まあ、初めて治療してもらった時にやっぱり全く違う何かを感じた。うん、指がまず小指が動くわけ。はい。で、2度目に今度、この足の動きの悪いのが伸び、筋肉が伸びてるのが元に戻った。2回で体がもうほぼ正常な状態に近づいた。だから今まだ多少のしびれみたいのは残っているけど、全部動きます。Yan po ang milagro sa Yamanashi na masasabi ko, tinitle ko po yan kasi talagang mismo siya mismo, for how many years na hindi namin siya nakita, and we suddenly found him na pagdating niya rin sa Yamanashi, naramdaman niya ang pagbabago ng kanyang katawan. Dahil as you remember, last week, nagkasakit siya, di ba, na comatose siya. For 4 days, hindi siya gising pero hindi siya inoperahan dahil in a way na parang hindi naman kailangan ata that time. Pero when he woke up, naramdaman niya na hindi gumagalaw ang kanyang binte, hindi gumagalaw ang ano. And Jojo ni, kumbaga sa ano, naturuan niya ang sarili niya, na-exercise niya, nagawa niya ng paraan. And then nagkaroon naman siya ng bagong sakit. Doon naman ikayo. Yun naman tiyan niya. And then of all those sickness, nalagpasan niya. That's supposed to be kailangan operahan. Pero it's good, with the blessing ng Panginoon, hindi siya inoperahan. But still, yung kamay niya, yung paa niya, hindi niya masyadong nailalakad. Kumbaga sa ano, bigyan-bingi na yung paglalakad niya that time. Hanggang sa dumating po siya sa Yamanashi. Pagdating niya sa Yamanashi, it's so good na that time, nandito po yung special nagmamasad sa aming mag-asawa, sa aming dito sa Yamanashi, na magaling talaga siya. Shiatsu po ang massage niya. And then, with Mr. Kemei, na-found out niya after that massage for twice siyang minasahi here, naramdaman niya na gumagalaw niya ang kanyang daliri, especially yung little finger niya, na hindi niya maigalaw, nakatiwangwang na ganyan. And from there, yung unang massage niya, medyo naramdaman niyang okay siya. And then yung tubig dito, yung atmosphere dito, yung lahat na mga naramdaman niya, nakakaiba from the place where he came, ay nabago lahat ang kanyang pakiramdam. At naramdaman niya sa sarili niya na ang katawan niya ay ibang-iba. And would you believe, ang ganda-ganda ng trabaho niya sa lugar na yon, iniwan niya, nag-give up siya sa trabaho niya. He came here. Kasi sinabi niya nga, kapalas ng sinabi ko, well, health is wealth. Hindi po ang trabaho, di ba? Kung patay naman ang iyong katawan. Dahil habang natatrabaho siya, bingi-bingi daw yung paglakad niya, and then yung mga kamay niya, hindi naman nagagalaw. Nung dumating siya rito, nasabi niya, yung tubig dito, yung view rito, yung feeling na naramdaman niya ay hindi niya nararamdaman for how many years nakatira siya sa city. No? So next week po, abangan nyo ang last part ng kanyang nasabi tungkol sa atin dito sa Yamanashi, and lalabas po siya at magsasalita ng live interview po natin siya. Kaya abangan nyo po next week. Pero people, mga kababayan ko, kung hindi man po nyo natapos panuorin ngayon, pwede nyo naman siyang panuorin mamayang gabi. Anytime po, pwede nyo panuorin yung bawat segment, bawat chapter namin ng palabas. And also, after this po kasi, nilalabas po namin siya sa YouTube.
Kung halimbawa gusto nyo pong panoorin sa YouTube, lagyan nyo lang mag-usap tayo by Vicky Osawa kung ano yung date niya ngayon, pwede nyo pong i-preview ulit. Anytime naman po, hindi nyo napanood nyo. Kung hindi ko napanood nun, pwede naman pong ulit-ulitin nyo yun. Yan pong ating masasabi. Arigato gozaimasu and see you on next week, Mr. Kamei. And now, pasok muna po tayo sa ating commercial. Onegaishimasu. Yes, my teacher told me. My coach told me I'm doing good. So if I can do it, you can all do it. Exactly. So look at me today, before and after.
Ayan, sorry po, sorry po. Makain pa rin ako ng mani. Anyway, ito po yung ating mani. About the money, kapalis po lang sinabi ko, magkakaroon kami ng walang balat. Medyo dearly nga lang ang presyo niya compare sa may balat. So, order na po kayo. Ang sarap na pulutan, maanghang at hindi maanghang. Garlic po siya. Garlic peanut. Na luto po ng inyong lingkod. Ano kayo si Mas po? Siyempre po, yung mga commercial natin ngayon for today, translation, ticket, hotel booking, etc. etc. Pasok lang po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Doon po sasagot ang mga kasamahan ko, ang mga ka-team ng Mag-usap Tayo. Kaya lang po, minsan napapailalim siya. Kaya kung halimbawa wala pa pong sagot, pasukan nyo, pasok po ulit kayo, mag-message po ulit kayo para tumaas ang inyong tanong. Makikita po kaagad nila yan. Kasi hindi naman po sa pag-aano nagpapasalamat ako dahil we have already 93,000 followers na sa buong mundo na naniniwala sa atin at nagpapasalamat po ako sa pagtitiwala nyo na we will continue mag-usap tayo as long as we are here in this world. Diba? Ewan ko lang. Siyempre pag lola na ako, iba na. Hindi na pwede ang lola, kailangan pahinga na ang lola. So, yan po ang ating masasabi sa ating peanut. Go, ano guys, shimas po. Yan, Rosie ko po, maraming salamat po sa mga umorder. Honto ni arigato gozaima sa inyong suporta. And meron pa pong ano, nakakatuwa ang ano, yubing kyokwan eh. Pagbawa po, umorder kayo. And then, order ulit kayo saan ba? Umorder po ulit kayo ng peanut. May discount po na ako yan. Kasi same address. Basta same address pala, pinadala namin. Meron pong discount na ako yan. Sayang din yun na no, di ba? Kaya kung sino pong order, kapares po nang umorder sa admin na ilan mga kababayan natin na umorder ulit, discounted po sila ng 100 yen from post office. Kasi yung shipping, mahal po kasi yung shipping pag halimbawa ang COD. Kaya hanggat maaari sinasabi po namin huwag kayo mag-COD kasi may additional ano po sila charge, lalo na yung sa banko. Magkano rin yun? Sayang naman. Yung shipping nila, mataas, tsaka yung ano nila, yung sa bankong additional na ano, service fee. Kaya hanggat maaari po, bayaran nyo na sa account and then para konti na lang ang babayaran nyo kaysa additional na bank, ng banko pa. So may mga offer po kami, tanong nyo lang po sa FB page, Mag-usap Tayo. Dahil may special offer po kami para sa ating konti na lang, tapos na po ang peanuts. So nagayashimas, translation, dito lang po kami. At sa mga gustong magpa LDM, long distance marriage. Yes po, nagpapasalamat po kami. Meron po tayong isang kababayan ulit. This week, dalawa po. At naka-apat na po ang na-approve ng long distance marriage. Although, maski na-approve yan, may pagsubok pa rin. May pagsubok pa rin. Hindi ko ay, approve na. Ay, may visa na ako. No, no, no. May mga pagsubok pa rin. Basta, don't give up. Instead of worrying, manalangin po tayo. Dahil alam natin yan, kung binigay ng Panginoon sa atin yan, may sagot na maganda yan. Kesa mag-isip tayo, malungkot tayo, isipin po natin na, God, help me. Kung anong dapat kong gawin. Yan lang po ang lagi kong sinasabi. Anything that happened na medyo nalulungkot minsan, naiiyak talaga, I always ask God for assistance, for help. Hindi po kakayanan nating mag-isa dito sa mundo. Kailangan natin ng tulong, number one, ng Panginoon. At ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng magandang sagot sa bawat problema, sa bawat pagsubok. Yan po ating masabi. And this time, pasok na po tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Okay. Ayan, ano to? Ang liit ng sulat. Naku, ano ba yan? Hindi ko mabasa. Basahin ng lola ko papano. Aray ko po. Residente po ako sa Japan at ilang taon na po akong nasa ibang bansa. In short, in America. Actually, tinanong po ito ng kaibigan natin. Nasa America po siya at doon na siya for green card na po siya. Pero residente pa rin sa Japan. Hindi niya pa rin tinatanggal ang kanyang pagka-residente. Ang tanong niya, pwede ko po bang isama ang aking kapatid pabalik sa Japan na siya po ay US citizen? No. Hindi pa po open ang tourist dito sa Japan. Maski US citizen except for proper visa.
mga residente or business visa, I would say, or any emergency things, bagay na pwede na kailangan pumunta ka sa Japan. Hindi pa po open ang Japan for any citizen na tourist visa. No, ang open lang po, I would say, from here to USA, I heard na pwede na nakakapasok na sa Amerika with certain rules na dapat sundin. But kung ikaw ay residente dito at gusto mong isama ang iyong kapatid pabalik dito, maski US citizen, hindi pa po pwedeng pumasok. That I myself, family ko, gusto kong pumunta sila rito dahil nasa Amerika po ang mga bata. Gusto nila dito mag-Christmas, hindi pa po ina-approve. I'm praying and hoping na ma-approve na ito dahil I would like to spend Christmas with the family. So, yung tanong niyo po, ma'am, hindi pa po pwede. Kung uwi po kayo soon na this month or next month, wala pa pong protocol ang Japan na pwede makapasok ang mga US citizen as a tourist. Okay. Ang pangalawang katanungan naman po, pwede po bang mag-apply ng permanent visa maski kulang ang bayarin sa tax? Oh yes, ganito po yan. Kung halimbawa kulang ang bayarin mo sa tax, bago ka mag-apply, make sure na bayaran mo muna. Or either, pumunta ka, mag-apply ka, kasi minsan, maski gusto mo mag-apply, sasabihin naman sa'yo na hindi ka pa pwede at iche-check pa po nila yung data mo. Sasabihin, oh, you need to wait for 2 years, hindi pa pwede, ganun, ganito. And also, pag nag-apply po tayo sa mismo, sa immigration, mismo sila nagsasabi, ayan, kumain kasi ako man eh. Mismo sila nagsasabi na kung kulang or hindi pwede. No? Pag natanggap po yan, kung kulang man yan, may bibigay po silang sobre na okay, yung sobring yun, yung kulang dito mo ipadala. Yung sobring yun, nandun na po yung address nila. Lalagyan mo na lang stamp yun. So mga kababayan ko, kung gusto mong mag-apply ng permanent at iniisip mo na hindi ka pa fully paid sa tax, if I were you, kung halimbawa hindi ka bang fully paid, habang naka-apply, pwede mo i-apply muna and then sabihin mo, babayaran mo naman next month yung tungkol sa tax mo. Let them know na siyempre hindi naman ganun kadali kumita ngayon sa Japan. Pwede naman po yan. Hindi po pinagbabawal ng immigration ang hindi mag-apply. Except kung 1 year ka pa lang dito, hindi pa po pwede yan. May mga naman po ang immigration na certain years kung nakailang taong ka na rito para makapag-apply ng permanent. So yun po, walang masama. I-apply mo, i-try mo. Di, kung hindi pwede, di, try again. Try again next time. Walang masama dyan. Walang mawawala. And you can do it on your own. Okay, pangatlong katanungan naman po. Pwede po ba ang isang tourist bumili ng property sa Japan? Yes! Pwede po kayong bumili ng property nyo rito sa Japan. You can buy. This is different from other country. With us, dito po sa Japan, kaya tourist ka, kaya kung gusto mo bumili ng property, lote sa bundok o kung saan man, pwede po. Same thing din po ang rules with the Japanese. Of course, wala tayong mga jumisyo and everything, pero makakabili po tayo dito. Kung tourist ka man, nakaipong ka ng pera and you would like to buy mag-business or whatever na makapag-stay whatever sa Japan or kung ano man, pwede po kayong bumili ng property. Hindi po pinagbabawal bumili ang property dito kahit anong visa ka. No, pwede po, kay tourist ka, kay bago ka pa lang sa Japan nakasal, pwede kang bumili on your own. Pwede po, walang problema. Yan po ang ating mga katanungan. Kung meron po kayong katanungan, PM lang po sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. And remember, kung hindi po kayo nasagot, PM ulit. Lagay niyo po ulit at ilagay niyo na po lahat ng inyong inquiries. Huwag niyo pong bitin na magkano ang ticket ng anong buwan. Huwag po. Lagay niyo na, nagtatanong ako ng ticket, kung magkano ang flight ko mula saan, gusto kong bumalik ng ganito, magkano ang one-way, magkano ang two-way, may kasama akong bata, may kasama akong Japanese, or kung anong bansa man. Okay po. Yan po, kung halimbawa sa inquiries, tanong lang po ng tanong, hindi po sa ayaw sagutin ng team Mag-usap Tayo. O na guys, shimas po, at would you believe, wala kaming Yasumi. Ako may Yasumi every Tuesday po kami sa office, sarado. Pero ang mga team Mag-usap Tayo, nandyan pa rin po. Continuous for 1 week. 1 week po kami, 7 days po. Walang Yasumi ang Mag-usap Tayo. Kaya pwede po kayong magtanong, just make sure lang kung pasensya na po, kung napailalim ang inyong katanungan, tanong po ulit. I-full
itanong nyo na po kung anong itatanong nyo ng dire-diretso, maski mahaba pa yan. Onigashimasu po. At syempre, bago magtapos ang inyong lingkod, sasabihin na natin ang ating quote of the day. Okay. Ang pinakamahusay na paraan upang matuto mula sa iyong pagkakamali ay aminin ang mga ito sa halip na ibigay ang sisi sa iba. Honto desu ne. Totoo po ito. Kasi, minsan, some people, they don't accept their mistake. They keep it in their heart. Even though they knew na sila ay nagkamali. Don't. If you feel like you made a mistake, accept it. Say sorry. Di ba? You don't need to be ashamed. You don't need to be, bakit ba? Tingin ko, di ba? Pero it's better to say sorry than nothing to say. Na alam mong medyo na nairiti yung nanay mo, nairiti yung kapatid mo, nairiti yung kaibigan mo, katrabaho mo, di ba? It's better to say sorry. Gomenasai is the good words. Di ba? Gomenasai. Very important po yan. It's better. And from there, you learn something. You're going to be strong in your heart. Rather not to say sorry. Sorry is one of the lovely words para sa akin po. There's nothing wrong to say sorry. No matter what. Maski mali ka. Kung mali ka man, yes, of course, you have to say sorry. Kung hindi ka man mali, you still, okay lang. God knows. God knows. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya, hindi naman ako nagkamali, ha? Ganun-ganun, huwag na. No, it's okay. Okay, if you think that way, that is your thinking, but with me, kasi ganito, kasi ganun, pero sorry. Di ba? Para mas maganda ang relasyon. And you will feel the happiness in your life, promise. You will be very, very happy person. And you will come up to all the learning na dapat, ito pala ang dapat kong gawin. You will come up, kung ano yung goal mo, you will check on yourself. Wow! I have here. Andito na yung goal ko. Nakuha ko na. Thank you, Lord. Why? Kung paano mo dinaanan ang bawat kalsadang iyong nadadaanan. Kung paano mo imamaneho ang iyong sasakyan sa magandang daan. Ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Nagpapasalamat sa inyo. At syempre, may something feeling na naman ako na sometimes it's hard to say. Sabi nga niya, it's hard to say daw to say sorry, but I don't think so. Maigi na mag-sorry ka kasi ilagay mo lang yung pride mo. Pride is nothing. Walang mangyari dyan. But sometimes we need pride. Depende po yan, depende. Kaya nakita niyo naman, ganda ng hikaw ko, di ba? Oh, smile na lang. Always smile. And remember for mga team, mag-usap tayo. Si Miss Cho, si Miss Sansu, si Miss Alia, Miss Rika, and ang team ng Japan side dito po sa studio. Siyempre, si Mr. K, Mr. Inohara, ang ating manager na nandyan. Diba? Super. Super. Guiding me whatever the problem is with the computer. Thank you so much. And next week, remember, we have Mr. Kame, ang milagro sa Yamanashi. Magsasalita talaga siya at interview. Kung meron po kayong katanungan, please PM us about him. May tanong po kayo, please do so. Thank you so much po. At syempre, ang aming mani-mani, sinangag na mani, wala pa pong pangalan. But andito po kami para mag-servisyo sa inyo. And for my last words, may we all live with love, peace, and harmony. Thank you po. Arigato gozaimashita. Thank you. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at dagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludadas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at dagaan mga problema mo.
problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikay hindi maging kawawa. Mag-usap tayo.